everyone! Magandang umaga! So, ang topic natin po for today ay tungkol sa DS-160. Yung application form po ito, marami po kasing nagtatanong tungkol dito sa application form na DS-160. Kasi karamihan po, marami pong nagkakamali sa pag-fill up. So, discuss po natin yung mga katanungan sa DS-160. So, una-una, saan daw po ba ito nakukuha or nakikita? Ito po ay nasa website ng usembassy.com. So, makikita po nila yung DS-160 application form. So, pangalawa po, yung kailangan nyo po bago kayo mag-fill up ng DS-160, kailangan po na sa tabi ninyo yung inyong passport. Kasi yung mga details po, yung information na sa passport, yun po ay ilalagay nyo o i-declare nyo sa DS-160. Kagaya po ng yung date issue, expiration, passport number, name, surname, nandun po lahat yung mga kailangan information na dapat po ay hindi kayo magkakamali ng paglagay sa DS-160. Kokopyahin nyo lang po dun sa passport ninyo. Kaya kailangan katabi nyo po yung passport. And then, syempre po yung una po na nasa vlog ko na sinabi ko po sa inyo na magawa kayo ng checklist. Kasi andun din po yung mga tanong na kailangan ay ginawa nyo na una pa bago kayo mag-fill up ng DS-160. Yung information, so kung saan kayo pupunta, sino pupuntahan nyo, may mga kamag-anak ba kayo, yung address nila. So dapat alam nyo na po yan para pag nag-fill up kayo ng DS-160, ita-transfer nyo lang po dun. Ililipat nyo lang yung mga sagot na nandun sa DS-160 na tanong. Okay po. So, pangatlo, may nagtatanong po kung mandatory ba na sagutin yung mga tanong dun. Opo. Kailangan sagutin nyo po yung mga tanong dun. Otherwise, hindi po tutuloy-tuloy yung page by page. Mag-e-error po yun. Kaya kailangan sasagutin nyo po yung mga tanong. Kung wala naman kayong may sagot, lalagyan po nyo ng not applicable. Okay po. And then, balikan nyo po yung mga mga katanungan para lahat po siya ay mag-proceed. Hindi po siya mag-e-error. Common po kasi tinatanong bakit nag-e-error. Ibig sabihin po, pag nag-e-error, may kulang or wala kayong isinagot. Okay, so may tanong po dito na pwede po bang balikan? Pwede po. Pwede po nyo balikan yung mga blanko na sagot ninyo kasi meron po yung 30 days. So halimbawa po meron kayong nakalimutan na sagot at kailangan nyo pang tawagan or hanapin yung inyong isasagot doon. Basta po, meron po kayong application ID number para po pwede nyo pong balikan yung application ninyo na pinilapan ninyo. Ayun po ay valid hanggang 30 days. So, pwede nyo po yung balikan pa at sagutin yung iba pang mga katanungan doon. And then, may tanong po, halimbawa po ay habang gumagawa sila ng application form, ay biglang nasira yung computer, or nag-brown out, kanya naputol yung pag-fill up nila. Yun daw po ba ay nakasave, masisave po ba yung ma-retrieve ba? Opo, yun po ay pwede nyong ma-retrieve at pwede, and yun po ay automatic na sisave po yun. Basta, yung pong application ID number nyo ay alam nyo po para pwede nyo po yung balikan. So, okay po tayo doon. And then, number 6 po ay yung picture. Kasi pag po hindi kayo sumunod sa requirements ng picture po na ina-allowed ng DS-160, mahihirapan po kayong i-upload. Ini-scan po kasi yon. So, minsan po nag-e-error yon pag po hindi nyo na-meet yung requirements na picture sa DS-160. Kaya kailangan, puntahan nyo po yung website, i-check nyo po yung requirements ng picture para sa DS-160
nang hindi po kayo mahirapang mag-upload. Okay po. And then, confirmation page. Ayun po nga, tanong sa confirmation page, nawala. Nawala niya, dadalhin niyo po yun sa interview eh. Yun po yung importante. So, kung nawala niyo po yun, again, pwede niyo po ulit balikan ang inyong application form sa DS-160. At pwede niyo po yan i-retrieve as long as yung inyong application ID number ay alam niyo pa rin po. Pwede niyo po yung balikan. Okay? At i-print ulit. So, yan po yung tagsagot doon sa confirmation number. So, although marami pa pong katanungan sa mga sa DS-160, mga ano naman po yan, mga simple lang at pwede nyo naman pong i-check. Dun, meron din po kasing naka-highlight po doon eh, kung hindi nyo po alam yung sagot. Meron pong highlight to na ipapaliwanag po doon kung ano yung ibig sabihin doon sa katanungan nila. So, ganun po. Huwag po kayong maninervyos at huwag po kayong matatakot mag-fill up. Basta, ulit-ulitin nyo lang pong basahin para po maintindihan nyo kung ano yung tamang sagot na ilalagay nyo po sa DS-160. Kagaya ng lagi ko pong pinapaalala sa inyo, ang DS-160 po, siya po ang mag-a-assess sa atin kung tayo po ay mabibigyan o hindi. Kaya dapat po ay sagutin nyo lang po yan ng totoo at naka-align doon sa mga documents na ipipresent ninyo para po maiwasan natin ang pagkakaroon ng discrepancy at pagdududa pag tayo ay in-interview na. Kung ano lang naman po yung po-provide ninyo, yun lang din naman po ang kailangan natin na dokumento. Kung ano lang nakasulat sa inyo sa application form sa DS-160, yun lang din po ang kailangan nyong ihanda na dokumento. Okay po? So, yan lang po muna. Marami pong salamat. Again, please subscribe, like, and share. So, thank you. Bye!